Philippines! Gusto kong kumain ng Filipino food and then magsama kaming tatlo and then naghihintay ako sa kanila. So ngayon, samahan nyo ako. Samahan nyo kami. Tignan natin kung anong meron doon sa bagong Filipino restaurant man yun. Maliit na restaurant, kainan ba? Pagkainan man yung tawag doon. Pero samahan nyo ako doon kasi tikman natin yung mga ulam nila. Kasi galing kami doon pero hindi kami kumain. Kasi nga, merong something. Pero, wala nang merong something. Pero may something kasi, you know, alam nyo na something. So ngayon, samahan nyo ako doon. Gutom na ako, guys. Alam nyo ba kung ano ako, guys? Nanginginig na ako, guys. Dahil kanina pa ako, kumain ako ng bread kanina. Pero, hindi kinaya ng ano ko, power. Kailangan kong kumain ng rice at saka mga ulam-ulam dyan. So yun, hintayin nyo ako, guys. Samahan na nyo ako. Eh, tara. Let's go. Okay, let's go. Pakita ko sa inyo, ha? So guys, ngayon nandito na kami sa restaurant, sa Filipino restaurant. Masaya na sana guys, masarap yung ano nila guys, pagkain. Kaso lang yung sabaw na in-order namin, okay lang, walang laman guys, basta kayo may sabaw guys, kasi yun yung gusto namin, pero konti lang yung sabaw. Pinagtawanan na lang namin at saka nagpunta na lang kami sa Burlington. Ang resulta sa mga hindi namin nag-enjoy sa sabaw, yun, nag-shopping na lang kami, bumili kami ng damit. Ako, kailangan ko talaga ng mga top, ng mga sinina ba, damit. Kasi po, kulang talaga ako guys, pabalik-balik na lang. Pero yun, mura lang kasi dito din, so kaya hanap-hanap tayo. Kanina yung gusto, kasi mostly yung mga dito, yung mga hindi ko gusto, yung kiss, mga pang matanda yung iba. So kaya kailangan mo talaga magpili. At saka, hindi siya masyadong mahal dito. Kaya lang sa budget. Alam nyo na. Wala tayong mga kapera-pera dito. Habang namimili kami guys, hindi kami makagit over sa sabaw na in-order namin guys kasi hindi talaga kami masaya. $18 yun guys siya guys. $18, 1,000 pesos yung sabaw. Kahit sabaw man lang at saka walang isda, basta at saka may konting gulay, masaya na. Kaso lang talaga, wala. So, sa nagsha-shopping kami pero yung utak namin hindi kami makagit over sa sabaw. Kasi nahihirapan kaming tatlo, sabawan yung rice namin guys, nakaluka. Ang laki talaga ng mukha ko, babe. Walang katulad. Hala. Si Lloydie. At of course, nakakita ang saya. Meron ako dito nakita. Gusto ko itong i-try, guys. Pero i-try ko ito, guys. I-review ko. Sabihin ko sa inyo kung worth it ba ito. Kasi alam mo naman, wala tayong kalaman-laman ng didi natin. Ito na, guys. Alala, baby. Oh, thank you. Anyway, so ito na guys, nakabingwit ako, look, tignan nyo yan. Pero hindi ako ito lahat, hindi ito akin lahat eh. Nakalive ka? Hindi. Guys, tignan natin itong basurahan dito guys, halika bilis. Matagal pa kami hindi nakabasura, so ngayon titignan natin. Hala, walang laman! walang laman! Tignan nyo, sumukigwa guys. Pili pa more. Di man masusuot mo. Mm-hmm. Mag-pick ka lang naman. Kumuha ng maraming maisip. Oo nga eh. Yung ito dito, pwede man ata ito small itry, no? Extra small. Halas na ka. Maganda yung dress. Pili kayo. Ako, extra. Maganda yung dress dito. Ito na naman tayo sa bra. Kasi ang bra natin guys, nahuhulog na. London Bridge is falling down na talaga. So kailangan kong bumili. Sabi pa ni Lloyd, maganda daw ito. Ito yung gamit niya. So itry nga natin ito. Ito na, nagmodeling na ako dito sa harap ni Mister. Pinakita ko lang sa kanya yung mga binili ko. What do you think, Piponi? It's Burlington. For this price? Okay guys, this is our first thing. He's laughing at me. Okay, you can share it off. I'm gonna get another one. Okay, that. That's at least that outfit goes better. Huh? At least that outfit goes together. Shorts, this is $10. $10 and I think this is 12 Burlington. What do you think? And guys, her and her two friends got the exact same top, so they're all gonna wear it together so they can look like a polka dot wallpaper. So, Lloydie and Brenda have the same thing. What do you think of this? Comment. Cute. Cute? It's good? Yeah. How about the shirt? It's cute. It's a little tie belt. Yeah. Okay, next. Look, the same thing. Me and Lloydie have the same thing. This one. Yeah, those are cute pants. Huh?
Those are cute pants. Is it cute? Yeah. Yeah, I like it. It's loose, it's comfortable that you don't have like so tight. The collar is nice, right? And then with heels, a little bit heels, you have to wear like this. Oh. You're not gonna wear heels. No. Okay. Next! This one is pretty. Yeah. This one I don't like. Why? Maybe doesn't fit with this thing. Doesn't go together. Well, again, you're putting one design with a different design, but... No, the color. But this one is like right? Yeah. You like it? What do you think? It looks nice. And it's all my height, look. Amazing. Yeah, I don't have to cut it. Not good thing. You like it? Yeah. Okay. This one is not, nah. It's okay. Okay, next. I'm not wearing tops. But look. What do you think? Another loose one. Yeah. Huh? It's nice. What's wrong with the top? I don't like the one, that other one. So. Thank you. Okay. Are you mad? Oh. You sure? Yeah. Okay, thank you for vlogging. That's all. That's it. Oh no, you're zooming now. No. Hi, honey. Oi, sorry. Ay, nahoy. Yun na yun siya, guys. Tinanong ko lang naman si Tami kung nagalit siya kasi ang laki-laki din ng ano ko na gasto. So, ayun. So, thank you guys so much for watching. Kita-kits tayo sa susunod na vlog. Ang ingay ng asawa ko dito. Pero salamat. Kita-kits tayo. Salamat sa pagpanunood. Hi, guys. Alam niyo, guys, ang dami kong nakikitang disgrasya ngayong taon. Lalo na doon patungo sa Davao area. Yung mga malalapit na mga probinsya dyan sa Davao. Ang dami kong nakikitang mga disgrasya, nag-umpo ng mga truck na nasagasaan yung mga taxi, mga bus, ganun. Mga motor na disgrasya kasi binunggo yung motor, binunggo yung bus. Nakakaluka, guys, kasi po, yung lahat ng nakikita kong disgrasya, mostly doon sa Davao na side. Iwan ko anong mangyari sa mga driver, bakit hindi iniisip? Yung kapag mag-curve kasi, guys, kapag curve, hindi man ako abtik na driver, pero hindi man ako marunong talaga sa buong driver ng mga truck na yan. Pero lalo na kapag nagda-drive ka ng truck, and then mag-overtake ka, doon ka pa mag-overtake sa hindi mo nakita yung kung ano nasa unahan kasi curve yung area. So yun yung isip-isip din pag may time, ang daming namamatay, ang daming nadidisgrasya, namamatay pa yung iba dahil sa katangahan ng iba. Kasi yun yung mga nangyayari sa nakikita ko talaga lately, mga disgrasya doon sa doon sa Davao na side, sa probinsya, sa mga iwan ko na lang talaga, nakakatakot, guys. Kaya yung mga pamilya ko kapag magbiyahe patungo mga agoy, iwan ko na lang. Ako mag-alala ako kasi nga, 'di ba? Ang daming disgrasya, mga truck, mga buses, 'di ba? Naisip ko, bakit pa mag-overtake? Kapag hindi mag-overtake, kapag hindi nyo nakita kung anong sa unahan, lalo na kapag curvy, naririnig nyo yan, may ginagawa si mister. Lalo na kapag curvy yung area, huwag na kayong mag-overtake. Pabayaan nyo na, nasa likuran kayo, nagmamadali kayo, nakapatay pa kayo ng tao, or kayo yung mamatay, diba? So yun, nakaka-high blood pa minsan makatingin ng mga videos, at saka nakukunan pa talaga ng mga nakukunan pa ng mga dashboard camera yung iba na mga disgrasya, at saka halatang halata talaga, lalo na ngayon nakikita ko ngayon na yung truck talaga umuvertik talaga, lumilipan na tuloy yung sasakyan, yung kutsi na maliit, aduy, Ginoo ko, buong pamilya pa yung andun, na parang ay sarap sa pakin itong mga driver na mga ganon, yung mga feeling, mga sabi pa ng comment ng iba, yun yung mga klase mga driver na hindi man lang nag-aral, hindi marunong, mga fixed driver's license lang. Meron pa ba yan dyan sa Pilipinas, yung mga fixed driver's license? Yung mga hindi ka marunong mag-drive, and then binigyan ka lang ng driver's license. Aduy, Ginoo ko dito, bawal talaga yan, guys. Kailangan talaga mag-aral, mag-drive. Yung sa Pilipinas, marami talaga yung fixing-fixing ba? Fix-fix. Kahit hindi ka marunong, meron ka ng ganun, di ba? So, yun lang naman yung kasi So, kayo, kapag mag-drive kayo, mabuti nang dahan-dahan, basta safe yung patutunguhan ba, hindi kayo madisgrasya. Dahan-dahan,
at saka safe na yung patutunguhan, kasi kapag ang iba din kapag nag-drive ka ng sobrang ingat mo na, kapag may driver talagang lupo-lupo, wala na talaga mangyayari, guys. Yun, mag-ampo na lang yun, tanga, di ta madisgrasya, yun lang talaga. Kasi may kahit paano pa kung mag-amping ta ng sobra niya, ang ubang driver di ay mga lupo-lupo, ah. Wala gihapon, hindi gihapon magsilbi, kasi yung iba talaga hindi iniisip. Anyway, yun lang naman, mahangin sa labas. Maganda dito.